yun. So sige, natuwa naman ako dun sa mga sinend mong voice record kasi yung hit, yung pag-hit ng note dun sa ating four tones na naging topic. Na-hit mo siya eh. Pag minsan yung unang sinabi mo mali, pero yung succeeding tama na siya pati yung pangatlo. Kasi 'di ba yung pangatlo parang binibilisan mo yung pagsasalita. Opo. Doon tumatama siya. Na-hit mo siya doon. Very good. Sige, let's start. Pero bago tayo magsimula, doon muna tayo sa pagre-review. Kabado na naman. Character ito. Pero since hindi nga tayo magpo-focus sa character, babasahin ko na lang siya. Tapos, sabihin mo sa akin yung ibig sabihin. Kaya? Kaya na? Sige. Hala. Sige. Tinga ka muna. Unang-una na dyan ang salitang ni. Anong ibig sabihin ng salitang ni? You. Eh, ang salitang ha? Ta? He or she? He or she. Pero pag ganito siya ay she, babae. In Tagalog ay? Siya. Yeah, okay. Ito, wo? I or me, ako. Very good. Eh, ang tamen is sila. Sila. Very good. Ang woman? Kami or we. Okay. Ang niiman? Kayo. Very good. Sige. Now, as part of our review, paano mo sasabihin ang ako ay Pilipino? Was she Filipino? Okay. Filipino. Filipino. Mahirap talaga yung tono ng Filipino eh. Kaya naiintindihan kita dyan. So, sige. Next. Siya ay Chinese. She is a Chinese. Ta si Zhongguoren. Okay, nice. We are not American. Woman po si Miguoren. Miguoren. Okay, one more time. Woman po si Miguoren. Okay, ang they are Japanese. Paano sinasabi? Tamen si Ribenren. Nice. You are not French. You are not. Ni po si Guaren. Ang France ay Fa Guaren. Fa Guaren, sorry. Yeah. One more. Ni men po si Fa Guaren. Okay. Sige. Now, let's go na sa ating next topic, which is yung family members. So, tandaan lang, kapag ang salita ay nauulit, titignan mo yung character ha. Pag ang character ay nauulit, yung unang syllable lang yung may tono. Yung pangalawang syllable, neutral na or wala ng tone. Halimbawa, kahit na makita mong may tono yan dyan ha, kapag binasa yung pangalawang syllable, dapat wala na siyang tono. Halimbawa, yung mama. Sige. Mama. Yan. Yung unang ma, may tono siya. Ma, tapos yung pangalawa, ma. Wala na. Mama. Okay, next we have father. Papa. One more. Papa. Okay, next we have kuya. Kuya as gugu. Gugu. One more. Gugu. Okay. Ate. Jeje. One more. Jeje. Bakit je? It is je. Jeje. And Jeje. Okay, next. Younger sister. Nakababatang kapatid na babae. Kasi iba yung tawag sa... Kasi diba sa atin sa Pilipinas, kapag kapatid. Opo. Mapamatanda at mapabata kapatid. Opo. Sa kanila, meron pang tawag sa nakababata. Sa ay, pagbabae, Maymay. Maymay. Bushu. Maymay. Ang naririnig ko ay Maymay. Dapat Maymay. Maymay. One more time. Maymay.
Sige. Next, younger brother. Didi. 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 Okay. Next. Lola, grandmother. Nainai. Nainai. One more. Nainai. 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 Okay. Yeah, nainai. One more time. Nainai. Okay. Next, we have grandfather, Lolo. Yeye. Yeye. Okay. Itong grandmother and grandfather na ito, paternal side lang ito ha. Side ng father. Mother and father, lolo at lola ng bata sa side ng father. Kasi iba yung term sa side ng nanay. Oh, magkaiba pala yun. Oo, hindi siya basta-basta lola. Hindi. Pag side ng father, nainay. Pag side ng mother, siya ay waifu. Waifu? Waifu. Yes. Waifu at saka waigong lolo. Pero kapag side ng father, yun ay nainay, tapos yeye. Yeah. Sige. Next, we have daughter. Newer. 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 Okay. Newer. Newer. Okay. Ang son ay Erzi. Erzi. Si Er ay second tone, ha? Wala lang tone dito. Pero second tone si Er. Erzi. Erzi. Next, we have boyfriend. Nan Peng Yo. Nan Peng Yo. Oh, hindi siya Peng. Hindi siya Peng. Siya ay Peng. Peng. Nan Peng Yo. One more time. Nan Peng Yo. Okay, sige. Ang girlfriend naman ay New Peng Yo. New Peng Yo. One more. New Peng Yo. New Peng Yo. 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 Again? New Peng Yo. Banggitin mo muna ito. Pakibasa muna ako ng syllable na ito. You. Yo. 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 Yan. Hindi siya you ha. Siya ay yo. Yo. New Peng Yo. New Peng Yo. Hindi siya Peng. Siya ay Peng. Peng. New Peng Yo. Okay. One more time. New Peng Yo. New Peng Yo. Okay. Sige. Next. Pwede na. Actually, okay naman siya. Tumapalya lang tayo sa yo. Kasi yo, yung pagkakabanggit mo. Dapat yo. Yo. Ayan. Sige. Ikaw lang, on your own. From mother hanggang younger brother mo na. Ang pagbasa ay pinkin tapos English. Okay? Okay, go ahead. Mama. Mother. Hmm. Baba. Father. Gogo, older brother. Jeje. Again? Jeje, older sister. Now it's Jeje. Jeje. Ala, J na yung narinig ko. Jeje. Jeje. Yeah, normal time, Jeje. Okay. Jeje, older sister. Yes, next. Mei Mei. Up for tone yun. Mei Mei. Mei Mei, younger sister. Mei Mei. Mei Mei, okay, younger sister. Didi, younger brother. Didi. Again, one more time. Didi, younger brother. Okay, Didi. Eh, from grandmother hanggang girlfriend. Basa. Nainai. Nainai. Yes. Grandmother. Ulit. Nainai. Nainai. Okay. Nainai. Grandmother. Yeye. Yeah. Oh, yeye. Yeah. Yeye. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Uh-huh. Grandfather. Mm-hmm. Father side to. Yes po. Then new er. Very good, new er. Daughter. Okay, next one. Erzi.
Urge. Oh, si z ay walang tono. Dapat urge. Urge. Okay, sige. Urge. San. Okay. Nan. Eh, sige, go ahead. Boyfriend. Nan pang yo. One more. Nan pang yo. Nan pang yo. Mm-hmm. Boyfriend. Okay. New pang yo. Girlfriend. Mm-hmm. Very good. Eh, paano naman kapag friend lang yung tinutukoy? So, palagay mo ano siya? Pang yo. Again? Pang yo. Very good. Pang yo. Sige, huwag kalimutan yung term na to, ha? Let's go na kay lesson for the day. So, ang lesson natin for today is sima. Sima ay nilalagay sa sentence para maging question. Yung iba, kapag pinapa-define ko yung salitang ma, sinasabi nila sa akin na question mark daw ito. That is partially correct naman. Pero, on a deeper basis or on a deeper explanation, kapag nakita mo si ma, ibig sabihin, nagtatanong siya ng yes or no. Ibig sabihin, ang tanong niya ay answerable lang by yes or no. Okay. Saan siya inilalagay? Inilalagay siya sa dulo. Lagi siyang nasa dulo ng sentence. Opo. Sige. Kung baga sa Tagalog, itong ma, pwede nating i-convert as yung salitang ba. Yung ba. Yan. Parang, halimbawa, pag ang narinig mo ay, pakibasa ako nito. 我是美国人吗? 我是美国人吗? Anong ibig sabihin? I am American. Oh, ako ba ay American? Yes. Are you American? Ay, oh, tama ba yun? Am I American? Am I American? Ayan, ganun. Sige. Paano naman kapag ito ang natinig mo? Pakibasa. Tabu si Mei Guoren ma? Tabu si Mei Guoren ma? Anong ibig sabihin? Ikaw, siya ba ay hindi American? Yes. Siya ba ay hindi American? Nice one. Eh, paano naman pag ang gusto mong itanong ay Chinese ka ba? Chinese? Ni si Zhongguo ren ma? Very good. Eh, paano kapag Filipino ba sila? Tamen Filipino ma? Again, taman? Tamen si Filipino ma? Filipino? Sino ba ay Pilipinas? Filipino ren ma? Ayan. Kasi ang narinig ko kanina ay Filipino.